Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan po natin dito itong paglabas nitong balita na si President or si PBBM po ay sabi niya ay wala daw pong intensyon na mag-rejoin sa ICC. Kung natatandaan ninyo mga kababayan na itong si Coco Pimentel, talagang pinagpipilitan niya na sabi niya, di ba, last week pa yata, within this week, or last week, na sinasabi niya ay sinasuggest niya daw po kay PBBM na siya ay mag-reapply. In-interview po siya ni Karen Davila, sabi ni Coco Pimentel ay wala daw pong, there is no reason daw po na hindi na tayo mag-rejoin sa ICC. Kung natatandaan po ninyo, itong si Coco Pimentel din po, ang nag-advise kay Tatay Digong noon na wag daw pong isara ang pinto sa ICC. Kasi madadamage daw po. Pakita ko po sa inyo yung that time na in-advise ko na yung ulo lamang po, total, nasaan ba yun? Yung ulo lamang, noon po, 2021 yata to, 2021 ang probably ang ano ang articles. But itong sabi niya kasi, yung maliit. Sabi niya dito, the chairman of the Senate Foreign Relations Committee has urged the Duterte government not to shut the door on investigators from the International Criminal Court, saying such would irreparably ruin the image of the Philippines project as a responsible member of the international community. Yun ang kanyang reasoning. Oh, ito po ang balita dito. At tipa, babasahin natin bago tayo magtapos. Ito. This is dated August 1st. Monday. Sabi dito, ay naku, ang liit naman, palakihin ko muna. Okay. Sabi dito, Marcos Jr., Philippines has no intention of rejoining ICC. Sabi dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday, August the 1st, made it clear that the Philippines has no intention of rejoining the International Criminal Court. This after Marcos Jr. recently convened, hindi po ba narinig na po natin ito at sana'y narinig na din ninyo, nag-convene po sila, nag-usap-usap na po sila last week. Nandoon po si, yung kanyang chief legal advisor na si Senator Enrile, nandoon din po si international lawyer Harry Roque, nandoon din po si Solicitor General Menards Guevara. Nandoon din po si DOJ Secretary Crispin Boyeng Remolla at yung pong ating DFA na baka nandito na yun. Basahin ko. Sabi niya, this afternoon, Marcos Jr. recently convened with his legal team composed of Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Executive Secretary Vic Rodriguez, Solicitor General or Soljen Minardo Guevara, Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remolla, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and Attorney Harry Roque. The Philippines has no intention of rejoining the ICC. The meeting that we had with the Soljen, the Secretary of the Department of Justice, kasama na rin diyan si Senator Enrile, who has become my legal advisor, also si Attorney Harry Roque because he is involved and recognized by the ICC, Marcos Jr. said during his visit at COVID-19 vaccination site in Pasig. Sabi niya, ang meeting namin ay dahil sinabi ngayon na itutuloy ang investigasyon. Ang sinabi naman namin ay may investigasyon
naman dito at patuloy rin naman ang investigasyon, he explained. The meeting, he added, was done so his administration would know if we will respond or if we will not respond to the ICC investigation. So okay, sinabi ni PBBM magpapatuloy daw ang pag-imbestiga, magpapatuloy. Hindi pa nga nagsisimula mag-imbestiga yung mga lintek na ICC na yan, ano magpapatuloy. Sabi nila mag-iimbestiga ang ICC, sabi ni PBBM, nag-iimbestiga naman at tuloy-tuloy naman ang investigasyon. So wala po talaga silang dahilan para pumasok dito. Meaning, we are functioning well, di ba? Ang ating government. Sabi niya dito, the meeting, he added, was done so his administration would know if we will respond or if we will not respond to the ICC investigation. Kung sakali man nasasagot tayo, ang magiging sagot natin or possible din hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo sumasailalim sa kanila. Oh, ayan ha. Oh, yung mga gustong magpapasok diyan. Sabi ni PBBM. Pero the ICC is very different kind of court. Kaya sinabi ko, pag-aralan mo na mabuti yung procedure para tama yung gagawin natin. Siyempre, baka ma-misinterpret yung ating ginagawa. Liwanagin natin kung ano ba dapat gawin, sino ang susulat, kanino, ano ang ilalagay sa sulat. The ICC is set to investigate the alleged crimes committed by the Duterte administration in the course of its war. So, ayan ang maliwanag. Philippines has no intention of rejoining ICC. Ito pa po pala ang nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang sabi po, itong napaka-controversial talaga po itong si, sabi ba naman ni Karen Davila? Napansin ko to eh. Sabi niya, are you sensing itong investigasyon po, itong habang ini-interview niya, ito si Coco Pimentel before, are you sensing that the current administration is protecting a former president, Duterte? Coco said, anong sagot niya? I'm not sensing that yet. So, ibig mo pong sabihin, may possibility na ganyan. Yet. Ito si Coco Pimentel talaga, sabi niya, wala daw pong danger, sabi ni Coco Pimentel, sa pag-join sa ICC. Meron po. Napakalaki po ng danger dyan. Unang-una po, magiging ito po ay kumbaga tinik sa lalamunan ng sinumang administrasyon na hindi pumapanig sa mga oposisyon. Nakita naman po ninyo, nagagamit na po ito as their weapon. Kasi nga po, ang kabayasan, ang sobrang bias ng mga Liberal Party, ang sobrang bias po ng ICC, and once again, kaya po sinasabing bias ito, sinabihan na po, dapat man lamang daw po, nag-isip ang ICC na ito ay politically motivated. Hindi man lang daw po nila naisip yan because nga po, parang kumbaga nagsaside sila sa isang side. Kasi hindi man lamang nila naisip na lahat ng nanggagaling, lahat ng complaining ay nanggagaling sa isang side, sa oposisyon, na gustong sirain ang administrasyon noon at ngayon, mga kababayan. So hindi po ba naiintindihan ng mga ito, lalo na po yung ating mga senador na matatalino, sobrang talino, hindi nila nakikita kung anong ginagawa or they are aware of this ICC being used as a weapon against the administration. Diba? Sabi nga po, let them in. Nawala naman silang dahilan. Baka someday, one of these days, magkakaroon tayo ng tawag nila doon, Interpol. Search po ninyo ang Interpol. Yung po, International Police. Meaning, hindi ko sinasabi yan, na ano ko lamang po yan, na parang, di ba?
mag-bow down tayo sa kanila. Mamaya, susunod na yan, Interpol na ang darating sa ating bansa. Abusado po ang ICC. Kasi nga po, sabi nga po, hindi nila nire-respeto ang soberenya ng ating bansa. Hindi nila po nire-respeto ang yung treaty na sila po ay last resort. Hindi po nila pinapakinggan yan. What is this? Ano pong nagpupus sa kanila dyan? Meron po bang something na nagtutulak talaga sa kanila yan? Besides, mga kababayan, hindi po libre ang maging member ng ICC. Magbabayad po tayo dyan. May bayad po yan. Hindi po yan libre. Alam po ba ninyong mga kababayan, bakit ang Amerika wala sa kanila? Hindi po member ng ICC. Ang China hindi member ng ICC. Ang Russia hindi member ng ICC. Ano pa? India hindi po member ng ICC. And I think Israel hindi member ng ICC. Ang India hindi member ng ICC. Why is it so hard for you to understand na ang ICC, kaya nga po sila hindi nagmi-member. I think some of them po, this is what they're worried about. It's like this. Hindi nakikinig. Walang respeto. Sige lang ng sige. Bias nga po. Ang Africa. Balita ko noon na talagang they picked on Africa so much. Nang isang state po doon, Brunei. I'm not positive po. Pero ang Philippines po at ang Brunei ata yun or Brundi. Brundi ata yun. Philippines at yun ang lately nag-withdraw. Nag-withdraw sila. Dahil nga po, sobrang bias. Sobrang grabe. Grabing ginawa ng ICC doon sa pag-imbestiga nila sa Africa. I think it was Africa yun, if I'm not mistaken. So mga kababayan, yun lamang po at mabuti naman. At kasi I know I have, malaki po talaga, I had, talagang may faith po talaga ako kay PBBM pagdating po sa ICC. Because nga po, narinig nating lahat and I heard it myself, na pupunta lang sila dito para maging turista, not to investigate. So, I had a, hindi ko inisip na magbabago si PBBM doon sa sinabi niya. Kasi nga po, why? Sinabi po niya yun nung hindi pa nga siya, aywan ko kung nangangampa niya na siya noon o hindi pa. Besides, matatalino na po yung kanyang mga nakapaligid sa kanya. Alam po nila ang consequences kung sakali man pumasok ang ICC dito. Kasi papasok sila na wala naman pong dahilan at papasok sila. Papasok po sila because lamang po na sila ay kumbaga nauuto kumbaga ng mga oposisyon. Gusto lang nilang ipamahiya. Imagine po pag pumasok yung kahiya-hiya tayo. Diba kahiya-hiya tayo na tingnan mo pinasok ng ICC dahil hindi sila, dahil meron silang crimes against humanity. Crime this and crime that. That's not true. At sabi nga po ng ni Admiral Villando, dyan po yung isang anchor, hindi talaga nagmamatch yung complaint nila na ang ating bansa ay magulo or ang tatay di ko nga ay masamang tao, kumbaga, mamamatay tao. Because nga po, yung trust rating po ni Pangulong Duterte, hanggang sa huli ay sobrang taas, mahal siya ng tao. So, bakit hindi nare-realize ito ng ICC? Hindi nga nila alam eh. Ang alam lang nila, yung sinasabi nung mga nagsusumbong ng mga oposisyon na walang ginawa kundi mag-ngak-ngak against our government. So, maraming salamat po at kudos sa iyo, PBBM. Salamat po at sinabi mo na yan na wag nang na hindi na tayo magre-rejoin sa ICC. I hope na po magtuloy-tuloy na yan kasi again po, ang ICC ay nagagamit ng mga hindi manalo-nalo.